Hi, this is GKTV Network. Please like, subscribe, and comment in the comment box below. Also, push that notification button for future updates. Thank you! Magandang araw sa inyong lahat. This is Rosella Reagan para sa usapang sining at pangkabuhayan. Ngayong araw na to, very special kasi tayo ay napaunlakan ng isang napakagaling na artist, tinitingala, nire-respeto sa larangan ng sining. Siya ang father of all art workshops. At lalo pa natin siyang hahangaan at makikilala sa interview na ito. Ladies and gentlemen, mga kasining, si Sir Fernando Sena. Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Una, gusto kong magpasalamat sa GKTV Network sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon para may bahagi yung ating karanasan bilang isang artist. Welcome po sa GKTV, Sir Sena. And umpisahan ko na po yung aking unang tanong. Yun history and background mo po bilang artist. Paano ka nag-umpisa at ano po yung inyong karanasan habang kayo ay nag-uumpisa sa larangan ng sining? Alam niyo, ako po ay nung ako ay maliit lang, maliit pa, nasa elementary po ako. Ang nanay ko planchadora, tatay ko ganun din. Vendor pa ang nanay ko. Pero ang aking pangarap sa buhay noon ay tatlo. Una, gusto kong maging artist. Pangalawa, gusto kong maging comedian. Pangatlo, gusto kong maging pare. Now, hindi ako naging successful na pare. Pero sa aking pagtuturo ay naibabahagi ko yung konting sense of humor ko. Noong ako'y nasa elementary at saka high school, nagtitinda ako ng garyo, nagtisyay ng sapatos, ng juicy fruits, nagtitinda ako ng juicy fruits. Lahat ng bagay ay pinasok ko. Nangunguha ako ng kanin baboy para kumita ako, para magkaroon ng konting baon ako. Kung minsan, nagpupunta pa nga ako ng simenteryo eh. Tumatanggap ako ng nagleletra sa mga puntod ng mga patay. Nabayaran ako 5 piso lang para lang magkaroon ako ng baon. Dahil sa gusto kong maging artist, ang nanay ko, tatay ko, talagang ang hirap ng buhay. Nagsikap pa rin ako. Kaya nung ako'y nasa high school, ang dami kong trabaho, ang aking mga teacher ay padroy ng padroy, ginagamit sa bulletin board, at hindi naman ako binabayaran doon basta para lang ma-practice. Tapos nung ako'y nakagraduate ng high school, nakaipon na nga ako ng 72 pesos para sa pag-aaral ko sa college. Pero unfortunately, nawala yun kasi ang nanay ko, naloko ng isang babaeng kumuha ng panindas sa kanya ng mga kumot at talakas. Eh nanay ko kasi, no right, no right eh. So, binigay ko na lang yung 72 pesos sa nanay ko. Nagdasal na lang ako, sana, paano kaya ako makapag-aral nito? Pero dahil sa aking taimjing na dasal, nakakuha ko ng scholarship. One summer time sa Children's Museum and Library Incorporated. At ako'y nakapag-aral ng libre sa Kuleyo, sa University of the East, College of Fine Arts. Noong ako'y nasa Kuleyo, masali ako sa mga painting contest. At fortunately, nananalo naman ako sa mga contest doon sa loob ng aming eskwelahan. Sa totoo lang, naging first place nga ako, naging honorable mention. Pero naisip ko rin kasi ang kahirapan pala yan ang magtuturo sa tao para magtagumpay siya. Ang aking pinaka-inspirasyon noong time na yon ay ang aking mga magulang
dahil nakita ko ang kanilang pagsisikap na kami mabuhay para lamang makapag-aral. In fact, dalawa lang kaming nakapagtapos ng koleyo, ito kami magkakapatid. Yung allowance ko sa scholarship ko, pinagamit ko sa kapatid yung babae para siya yung makapag-aral ng teacher sa Philippine Normal College. Hanggang sa dumating ang time na nung nakagraduate ako, nag-exhibit ako, sumasali ko sa painting contest. Sir, ano po yung favorite subject nyo na ipinipinta lagi? Paboritong subjects sa painting. Una, ang paborito ko, yung pandesal. Kasi ang pandesal, may sariling arrangement. Pag nilagay sa table, siya nang bahala na mag-aayos sarili niya. Hindi mo na ayusin. At ang pandesal ay parang katulad ng tao. Madilim ang balat, mabuti ang loob. Kaya dapat ganoon tayo. At ang pandesal, kaya ako nagustuhan kasi ito yung mga kinakain ng mga tao na nasa baryo, sa mga squatter area, sa mga hotel. Kaya doon, nag-exhibit ako ng tinatawag na pandesena. Gumawa ko ng body parts ng mga pandesal. Hindi lang yun. Naging paborito ko rin ang subjects ng mga landscape. Nag-exhibit din ako ng landscape at saka ng mga mother and child. Kasi sa landscape naman, madalas ako mag-on-the-spot painting dahil ang landscape kasi ginawa ng Diyos yan eh. At tayo mga artists, we are created by God. Ginawa niya tayo para i-recreate yung kanyang creation. At ang mother and child naman, gusto kong paborito ko rin yan dahil nagpapakita ng pagmamahal sa magulang. Larangan po ng pagiging father of all workshops, paano po kayo napunta sa pagtuturo sa mga bata? Kailan po yun nag-umpisa? Mahilig din ako mag-paint doon ng mga squatters, mga slums. Pupunta pa nga ako sa mga slum area. Tapos, ang purpose ko nun, manonood yung mga tao. Silently, hindi nga ako nagsasalita, pero natututo sila by means of my demonstration. So, dahil sa aking paglabas doon, on the spot, maraming mga batang nagtatanong paano ba ang magpinta, paano bang magkaroon ng makapagpinta ng kulay, ano bang dapat gawin para makapag-aral. So, naisip ko kasi, may mga batang gusto mag-aral, pero walang pag-aaral. Meron naman, may pag-aaral, ayaw mag-aaral. So, ito ang dahilan kung bakit gumawa ko ng art workshop hindi lamang sa mga nakakataya, kundi sa mga mahihirap na kabataan. Marami akong napuntahan na lugar na pinromote ko itong mga art workshop. Sa Pampalay, sa Tondo, Revaisia, Ipolo, kung saan-saan. At nag-conduct din kami ng mga workshop. Kasama ko yung mga naging estudyante ko, nagtuturo na rin noon sa mga batang may cancer, sa mga cancer survivors, sa mga senior citizens. Kaya yun ang aking pinopromote, yung makapag-aral o magbigay ng kaalaman sa mga bata na gusto mag-aral ng painting. Sir, mapunta po tayo sa usaping pangkabuhayan bilang artist. Marami pong nagsasabi na pag ikaw ay naging artist, magiging mahirap ang buhay, taghirap, walang pera sa larangan ng sining, walang pera sa arts. Ano pong masasabi nyo dito? Sabi nila ang painting daw eh, hindi raw pagkakakitaan eh. Hindi ako naniwala ron kasi ang painting, talent yan eh, galing sa Diyos, binigay sa atin ng Diyos para nag-ibayuin, practicing, para magamit din sa ating sarili, para kumita rin tayo pagdating ng panahon. Alam nyo, nung nakagraduate ko ng college,
tanggap ako lang tanggap ng mga pagawa kasi marunong na magpintan at sumasama ako sa exhibit. Pagdating na pagkatapos ng exhibition, marami ako ng mga kukontak sa akin, magpapagawa ng painting at doon naman ako kumikita para sa aking mga magulang at para din matulungan ko rin yung mga dating estudyante na makapag-asisila sa workshop ko. Basta masipag ka lang. Gamitin mo yung talento mo. Hindi ka mamamatay sa gutom. Pinta lang kasi ako ng pinta eh. Hindi ko agad iniisip na kikita ng pera. Kasi ang bawat painting ay may katapat na buyer. Minsan may painting nga ako, hindi ko gusto. Nandun na sila ng dalan. Biglang merong dadating, may bibili, may tatawag, yung pamagugustuhan. Kaya, huwag tayong mawala ng pag-asa tayo mga artist. Malaking bagay ang naidudulot ng painting sa ating buhay. Bukod sa kung marunong kang magpinta, kung hindi ka makakaisip ng masamang gawain, kasi ang isip mo ay palaging nasa pag-create, paggawa ng mga magandang bagay. Sir, tungkol naman po sa mga challenges bilang isang artist, ano po ang parang pinakamahirap na pinagdaanan ninyo sa tagal na kayo ay nasa larangan ng sining? Ang isa sa mga pinagdaanan ko sa buhay ko na napakahirap ay yung nga, wala akong gamit doon. Nung nagtutsa pa, hindi ko alam dati kung saan ako kukuha ng pambili ng gamit. Pero hindi ako natinag, hindi ako nawala ng pag-asa. Kasi meron din palang bibili ng painting mo. Tulad nung high school ako. Nung high school ako, nung graduation namin, hindi talaga ako makakasama sa commencement exercise kasi wala akong damit. Wala akong sapatos. Pero mabuti na lang, meron dumating na taga-Amerika na pumunta rin sa art room namin. Kaya binili yung mga painting ko. During the time, 1964, binili ng 50-25 pesos yung lima. Nakakaroon ako ng 100 piso at yung pinambili ko ng barong Tagalog at saka sapatos at doon ako nakasama sa graduation. Hindi lang yan. May time na minsan nagtuturo ako, minsan baon ko lang sa klase, sa pagtuturo. Siyang iplog eh. Nakatiyan ko pa yung mga assistant ko eh. Pero hindi ko naisip yung kahirapan na yan. Naisip ko na mayroon ding ang kasunod ng kahirapan ay tagumpay. Sabagat yan ang magtuturo sa atin para tayo magsikap, para tayo magtagumpay. Sir, bilang artist po, ano po ang mga tagumpay na nakamit nyo na, na-achieve nyo na po sa larangan ng sining? Ang tagumpay na naranasan ko bilang isang artist ay una, nakapag-exhibit ako sa iba-ibang lugar. Nakatulong tayo sa mga batang mahirap. At napag-aaral ko yung aking tatlong anak. Yung isa, nakatagtapos ng fine arts sa UP. Yung isa, fashion design. Yung isa naman, ay nag-aaral pa, babae. Kinukonsider ko na yan ay isang tagumpay. Sapagkat panatag ang loob ko, dahil napag-aaral ko yung mga anak, mas pamagitan ng painting, dahil kumikita rin ako, matina pa paano, no? At nakakatulog ako ng hindi. At kumakain kami sa oras. Kasi hindi naman tayo dapat matakot eh. Pagka wala na tayong pera eh. Biglang may darating na lang. Basta't anis ka lang. Pinta ka lang ng pinta eh. Hindi ako tatrabaho sa office. Self-employed lang ako. Pero ginagalingan ko yung trabaho ko. Pinta ako ng pinta
At suddenly, biglang meron ko contact na nangailangan ng banking. At doon naman ako kumikita. At yan ay nakakatulong para sa kabuhayan namin. At makakatulong din ito sa kabuhayan ng isang tao. Marami na rin akong mga natamo bilang isang artist. Una, maraming beses na akong nanalo sa painting competition. Nakapag-exhibit na rin ako. Nakapag-exhibit ako ng mga painting sa iba't ibang gallery. Achievement yan eh. Nakapunta ako ng Malaysia dahil inimbitahan akong magturo doon sa kita para i-share yung aking alam. Pero higit sa lahat, marami akong mga estudyante na nagkaroon na rin ng pangalan sa larangan ng sining. Patulad nila Elmer Borlongan, Paul Messina, Ferdy Montemayor, no? At saka yung iba pang mga artist na kilala na ngayon sa nanggaling sila sa iba't ibang grupo. At hindi lang yan, naimbitahan din ako ng mga iba't ibang grupo ng mga artist katulad ng Saturday group, Tuesday group, Wednesday group, Sunday friends, no? Nagkakaroon kami ng mga session. Achievement din yan kasi ang mahalagang nangyari dyan ay hindi mahalagang malaman mo sa sarili mo na ikaw ay mahusay magpinta, kundi dapat malaman ng ibang tao o ng ibang artist na magaling ka. Hindi natin dapat itago yung ating talento. Dapat isi-share natin palagi. Dapat ibabahagi natin. Kasi kung ako lang ang marunong magpinta, hindi ko isi-share, hindi ko ibabahagi, ako lang magiging mausay. Kaya dapat dumami yan. Sa pagkakas ito ay God-given talent ito. Ikakabigay ng Diyos ito. Nakaka-inspire, sir. We come to the last part. Yung mensahe niyo po para sa ating mga young Filipino artist o yung mga artist na gustong maging kagaya nyo rin po pagdating ng panahon. So, ang mensahe ko sa mga Filipino artist, lalong-lalo na yung mga upcoming artist, pagpatuloy nyo lang ang inyong pagpipinta. Maging honest kayo, maging sincere kayo sa ginagawa ninyo, at huwag nyong isipin na kayo ay magugutom, hindi, bagkos ay lagi kayong patitig. Kapag lahat ng efforts, lahat ng pagsisikap ninyo na para makapagpay ay magkakaroon ng kapalit. At lalo na yung mga kabataan na mahilig sa magpinta, mag-practice lang kayo na mag-practice. May mga gamit din na pwedeng gamitin na mura lang. Halimbawa, oil painting. Ba't ka bibili ng oil painting? Ng oil paint, pwede naman magbili ng mga tinting color sa hardware. Mas mura pa. Ngayon, habang nagpo-produce ka ng painting, may bibenta mo para kikita ka. So, pero higit siya lang. Meron ang nalaman sa iyong larangan. Dapat bahagi mo. Pagkat dalawa ang function ng art. Dalawa ang tungkulin natin. Una, yung tinatawag na personal function. Pangalawa, yung social function. Yung personal function, kailangan pagbutihin natin yung ating pagpipinta para tayo ay angahan, para mabili rin yung ating trabaho. Yung social function, binabahagi mo yung iyong kaalaman sa ibang tao, lalo na yung mga bata na walang pang-aral, gusto mag-aral ng painting, dapat bahagi mo, pwede kang magturo ng libre, lalong-lalo na sa lugar ng mga mahirap.
So, I hope magkaroon tayo ng isang inspirasyon sa buhay. At huwag niyong kalimutan, magdasal lang tayo. Always pray. Pagkat lahat ng ating hilingin sa ating pagtawag sa Diyos, ipagkakaloob niya. Kailangan gumawa tayo na mabuting paraan. Lalo na itong panahon ng pandemya, dapat gumawa tayo ng paraan para tayo ay mabuhay. Patulungan natin ang ating sarili. Last word, sir, para sa inyong mga fans at sa inyong mga taga-subaybay. Well, pinakauli kong mensahe, nagpapasalamat ako sa GKTV Network at binigyan nila tayo ng pagkakataon na share, bahagi yung ating nalalaman tungkol sa painting, yung ating karanasan. So, kayong mga tumatangkilig sa GKTV Network, palagi po kayong makikinig, manunood, sapagkat marami po kayong mapupulot dito sa programang ito. At sila ay magsisilbing gabay ninyo at inspirasyon para kayo ay magtagumpay. So, maraming salamat po at magandang araw po sa inyo. Grabe, I'm really honored. Maraming salamat, Sir Sena. And napakaganda po ng inyong mga mensahe. And it is really my privilege to have you on the show. Maraming salamat po. And with that, everyone, thank you very much for watching Sining at Pangkabuhayan. Sa susunod na mga episodes, abangan niyo po. Salamat! Salamat sa panonood ng Usapang Sining at Pangkabuhayan. This is Rosella Reagan of GKTV Network. Don't forget, please like, subscribe, and comment in the comment box below. Also, push that notification button for future updates. Salamat!